Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Posibleng bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada sa susunod na taon. Kasabay ito ng pagdiriwang naman na ika-77 taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at Canada. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Ipinagdiriwang ngayong Hunyo ng mga Filipino-Canadian ng Filipino Heritage Month at ang 125th taon ng Araw ng Kalayaan. Sa harap ng dalawang selebrasyon, hinikayat ni Philippine Ambassador Maria Andrelita Austria ang mga Pilipino rito na ituon ang spotlight sa kanilang mga mahalagang kontribusyon sa Canada. Ito'y upang higit na makumbinsi ang Canada sa potensyal ng Filipino community na ngayon pa lang ay malaking dahilan na kung bakit itinuturing ng Canada na priority country ang Pilipinas sa Indo-Pacific strategy nito. That they see the potential of our community, they see our contributions, and events like this, Philippine Heritage Month, is an opportunity to really showcase, to really convince them of the contributions that we have brought to the table. Nasa Pilipinas si Austria nang bumisita si Canadian Foreign Affairs Minister Melanie Joly noong Mayo. Sa pakikipagpulong niya sa mga opisyal, muling tiniyak ni Joly ang patuloy na suporta ng Canada sa pagsunod sa rule of law sa West Philippine Sea. The Philippines welcomes that statement. It is an affirmation that right is might. That even if we are a small country, as long as we are doing what is right, upholding the rule of law, we have the continued support of the international community. Makaraan ng bisita ni Joly, ipinahiwatig ni Austria na malaki ang tsansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang bibisita sa Canada sa susunod na taon. Next year is the 75th anniversary of Philippine-Canada diplomatic relations, and we would like to think that it will be a perfect opportunity for highest level visits. Ipinaabot din ng Filipino-Canadian na mambabatas na si Mabel Elmore ang imbitasyon para bisitahin ni Marcos ang Vancouver kay Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na nasa lungsod kamakailan. Si Tamayo ang presidente ng League of Provinces of the Philippines at siya rin ang namumuno sa Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos. Governor, please extend an invitation to the President to join us here for the ribbon cutting. Our project is the Filipino Cultural Center is here, you know, in Vancouver, in British Columbia. Nagulat at na-excite naman ang ilang leader ng komunidad sa posibleng pagbisita ni Marcos sa Canada. Oh my goodness. I will be the number one fans as I was one of the first organizers of the rally here in Vancouver. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Ipinagdiwang ng mga kababayan natin sa Hong Kong ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ginanap ang iba't ibang selebrasyon na dinaluhan ng daan-daang mga Pilipino at ng mga opisyal sa Hong Kong. Nagpapatrol, Jefferson Mendoza. Ipinagdiwang nitong Hunyo 9 ng mga OFW sa Hong Kong ang 125th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Dumalo sa aktibidad sina Hong Kong Chief Executive John Lee Ka-Chew at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasapi ng Consular Corps at iba pang leader ng komunidad. We are thankful for the significant economic and social contributions over the years to the many families around Hong Kong, particularly in enabling many local women in families with children or the elderly to join our labor force. You have helped to build our city into a thriving metropolis that is today, and we are proud to have you in our vibrant community. Thank you for securing them, for nurturing them, and protecting them. We most appreciate all of these, and these will not be lost in our relations as we move forward. Daan-daan din ang nakasaya sa Chater Road itong Hunyo 11. Filipiniana ang gayak na suot ng mga dumalo. Kahit gaano nakatagal sa Hong Kong ang karamihan sa kanila, nananatiling buo ang kanilang pagmamalaki bilang mga Pilipino. Ginagampanan natin yung trabaho natin 100% na sinasacrifice naman natin yung para sa ating pamilya back in the Philippines.
Ayon kay Consul General Rally Tejada, dumarami na ang bilang ng mga Filipino workers sa Hong Kong at ang kanilang sakripisyo at magandang serbisyo ay patunay na dapat silang kilalaning mga bagong bayani. Tayo po sa Hong Kong ay experiencing a resurgence. Lumalaki na naman po ang populasyon ng Pilipino dito sa Hong Kong. Mula 210,000 bumaba 209. Ngunit ngayon po, we are about 230,000 na naman. So, napakarami na po natin dito. Kapagkat ang Hong Kong ay bukas na po at naghahanap po sila ng mga workers. At ako po ay proud sa lahat ng Pilipino dito. Kapagkat sinisimbolo po nila ang pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at sakripisyo. Malayo man sa Pilipinas, hindi nila nakalilimutang bigyang halaga ang kalayaan ng Pilipinas na ipinaglaban ng mga bayaning Pinoy. 125 taon na ang nakalilipas. Para sa TFC News, Jefferson Mendoza, ABS-CBN News, Hong Kong. Nagtipon ang daan-daang Pilipino sa Dubai at Northern Emirates para ipagdiwang ang 125 taong kalayaan ng Pilipinas. Mula Dubai, nagpapatrol Raquel Salinel. Buong pusong kinanta ang pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang sa pagdiriwang ng 125 taon ng kasarinlan ng Pilipinas sa Dubai at Northern Emirates sa UAE. Siksik din sa makabayang pagtatanghal ang okasyon. Pumarada rin at nagsayaw ang mga Pinoy suot ang makukulay na kasuotan. Nagsarin ang Filipino group sa selebrasyon sa UAE. At sa gitna ng paggunita sa makasaysayang araw, di naman nakaligtaan na talakayin ang mga pangangailangan at mga hamon sa mga tinuturing ng mga bagong bayani, ang overseas Filipino workers. Isa na rito ang issue sa pagpapadala ng pera sa mga pamilya sa Pilipinas, gaya ng mga karanasan ng magkakaibigang nani sa Dubai na sina Virginia, Jemeline at Elvie. Nagkaroon pa ako ng bad experience sa isang remittances sa Pilipinas nung i-receive ng mga family ko sa yung pera. Sabi nila, offline sila, makagalit, saka may inis, nakaalala din kasi baka mamaya hindi nila maibigay or kulang ma-receive nila. Yung problema ko po doon sa isang remittance po is ang tagal ng pera. Tapos sasabihin pa sa'yo, ay wala, ganun-ganun. Nakaka-stress kayo. Pag nagpapadala po kami at emergency, hindi po nilang kukuha agad-agad yun. Kailangan po nilang umutang muna bago nila makuha yung mga pera na kakailanganin. So, hindi po nagtalaga yung mga branch ng padalaan. Ilan lang ito sa isyong hinarap ng kinatawan ng remittance centers na nakiisa sa Philippine Independence Day celebration. Pero ang kumpanyang ito, tila may magandang solusyon. Ang aming pong kumpanya ay may more than 55 international remittance partners. At ang kagandahan po nito ay ibibigay lang po ng OFW yung reference number sa kanyang beneficiary sa Pilipinas at matatanggap po kaagad niya real-time ang padala mula abroad. Aprobado at regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kumpanya at may kalakip ding insurance coverage. Dahil po sa aming more than 36 years na serbisyo sa Pilipinas, established na po ang aming cash flow management, kaya lahat po ng mga branches namin ay tiyak na may pondo para makapag-cash out sa ating mga beneficiaries. Ang bawat beneficiary ng international remittance ay makakakuha ng accident insurance na may coverage ng up to 20,000. Natuwa naman ang OFWs dahil mas madali na ang pagpapadala sa kanilang minamahal sa Pilipinas. For the remittance centers that I'm looking for, I am more on accessibility, that whenever you can do the service. Tinitiyak po namin at sinisiguro na ang inyong pinaghirapan sa ibang bansa ay tiyak na makakarating sa Pilipinas. Napakalaking tulong ang mga booth na itinayo sa Independence Day celebration, lalo't aabot na sa 1 million ang mga Pinoy na nasa UAE. Katas ng pagod at pagsisikap ang katumbas ng bawat remittance ng OFWs. Kaya napakahalaga sa kanila ang magkaroon ng kalayaang mamili kung paano masisigurong darating ang pera sa kanilang mahal sa buhay. Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, UAE. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.com.
abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!